trending headlines. COMELEC checkpoint pinaigting Salamitan City, Basilan. Manat National High School sa Davao de Oro nanguna sa search for best video presentation. Bureau of Fire Protection First Provincial Sport Fest idinao sa Davao de Oro. Maayong adlaw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Sabado, Abril 2, 2022. Ako si Erica Canubas. Narito na ang mga balitang nakalap ng ating mga Eagle News correspondent dito sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, upang masigurong maayos at tahimik ang nasyonal at lokal na halalan sa darating na Mayo 9 taong kasalukuyan, pinaigting pa ng pulisya sa Salamitan City, Basilan ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoint. May detalye si Grace Alcunaba. Mas pinaigting ngayon ng PNP ang pagpapatupad ng COMELEC checkpoint bilang pagsunod sa COMELEC Resolution Number 10-741 dito sa Salamitan City, Basilan. Ito ay para masiguro na maayos at tahimik ang nasyonal at lokal na halalan sa darating na Mayo 9, taong kasalukuyan. Sa pangunguna ni Police Captain Kieferdin Beray, Commanding Officer ng 3rd Regional Mobile Force Company, nagsagawa ng police visibility para maipatupad ang gunban. Mahigpit ding ipinapatupad ng PNP ang COMELEC Resolution Number 10-728 na nagbabawal sa sinuman na magbitbit ng armas sa labas ng bahay hanggang sa araw ng halalan na hindi otorisado ng COMELEC. Mula dito sa probinsya ng Basilan, ako si Grace Alcunaba para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Isinagawa naman sa bayan ng Hasaan, Misamis Oriental, ang isang indignation rally laban sa teroristang grupo ng CPP-NPA-NDF. Narito ang report ni Laura Pobadora. Nagsagawa ng indignation rally laban sa CPP-NPA-NDF sa barangay na Tubo, Hasaan, Misamis Oriental. Sa pangunguna ng lokal na pamahalaan in collaboration sa 58th Infantry Battalion at ibang government agency. Linahukan ito ng mga residente na mula sa barangay na Tubo at barangay San Nicolas. Nagdala sila ng mga poster at tarpaulin na may nakasulat na mga slogan na sinuportahan nila ang programa ng pamahalaan na End Local Communist Armed Conflict. Lalo na bago lamang nangyari sa kanilang dako ang inkwentro. Nagpahayag sila ng panunumpa na nasa panig sila ng pamahalaan at din nila tinatanggap ang mga New People's Army na 53 taon ang naminsala sa buhay ng mga kabataan na kanilang na-recruit. Nagulo ang payapang pamumuhay at nahadlangan ang kapayapaan kasama na ang kaunlaran sa bansa. Sinunog nila ang mga flag sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Nagpahayag si alias Esay na isang former rebel sa kanyang naging karanasan at hinimok ang mga tao na suportahan ang mga programa ng pamahalaan. Naaamin ang propaganda ang kabatangunan, maoy, mahimong usok aron na maluwas ang nasod sa nasod. Tinoob ko na ito problema sa atong nasod, nga nung ipinaagi pa man ako sa pangpatay. Nga nung mapatay pa man taaron ng mga human na natong problema, dili na ba siguro na hindi kumimangan. Wala kiti ng hanglan na ang atong problema sumbarong nato sa pagkusik o pagbanaw sa dugo. Kining di mo ka makasaludaro halong sa kapulisan, tinuluan sa kriminal ka nato. Dako ka rin ipak sa mga tao. Dito na wala na lang kurba o sa kurban. Di na pahayagan naman sila na tinuod na pamagi sa unsang demokrasya. So, sa ating presidente ang pagsuporta, lagi na sa mga kabos. Katauhan. Salamat kayo sa iyong programa sa ELCAP. Nakaabot sa awo. Nagpadayag ang mga katauhan sa ilang pag-resist sa NPA. Naagi sa pag-placards, no? Naagi sa NPA o burning sa ilang mga flag sa NPA, sa CPP, NPA, NDF. Ito ako kini na simbolo
na ang atong katawhan diri sa asaan is dili gyud mudawat o dili motuo sa panlinlang sa atong mga kaigsoonan sa MP. So daghang kay salamat sa atong mga partners sa media sa pagpadayag sa mga balita, informasyon na tinuod yun na nahitabo na kita nagmadaugon sa atong kampanya to end local communist and conflict diri sa Eastern Misamis Oriental. Mula dito sa Hingoog City, Misamis Oriental, Laura Pubadora, matatag, matapang, matapat. Pinangunahan ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ng Davao de Oro ang isinagawang fire prevention and earthquake drill kung saan nilahukan din ito ng mga mag-aral ng Davao de Oro State College. Si Maylene Soralta para sa detalye. Sinagawa sa Davao de Oro State College New Bataan Branch ang fire prevention and earthquake drill sa lugar noong Marso 29 sa kasalukuyang taon. Pinangunahan ito ng mga kuwani ng Bureau of Protection ng nasabing lugar at aktibo na maglilahukan ng mga mag-aaral sa nasabing institusyon. Laking pasasalamat naman ni Gabriel Cubero, Branch Director ng DDOSC sa aktibidad na ito dahil makakatulong ito sa mga mag-aaral ng kanilang paaralan upang maging handa at listo sa panahon ng mga sakuna na makakatulong di lamang sa sarili kundi maging sa iba. Maling siral kapatag, matapag, matapat. Itinanghal bilang kampyon ang Manat National High School sa probinsya ng Davao de Oro sa katatapos lamang na Division Search for Top 10 Best Video Presentation in Best Practices in Technical Assistance and Learning Action Cell. Ang iba pang detalye ihatid ni Maylene Soralta. Nasungkit ang unang pwesto ng Manat National High School sa kakatapos lang ng Division Search for Top 10 Best Video Presentation in Best Practices in Technical Assistance and Learning Action Cell o LLC para sa panuluang taong 2020 at 2021. Kinanap ang parangal sa bayan ng Nabunturan na lawigan ng Davao de Oro kung saan ay mismong punong guro ng institusyon na si Edita Hau na tumanggap ng Plaque of Recognition. Aking pasasalamat din ng paaralan sa mga guro sa likod nitong tagumpay dahil dedikasyon sa kanilang mga tungkulin. Maylene Soralta, matatag, matapang, matapat. Isang firefighting Olympics naman ang isinagawa sa bayan ng Jimenez, Misamis Occidental kung saan nagpamalas ng galing at nagpaliksahan ang mga kalahok sa mabilis at maayos na pag-apula ng apoy batay sa itinuro sa kanila ng mga kagawad ng pamatay sunog. May detalye si Cez Nicole Bazar. Sa pagtatapos ng Marso bilang Fire Prevention Month, nagsagawa ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ng Firefighting and Rescue Olympics sa Jimenez, Misamis Occidental. Pinangunahan ito ng Jimenez Municipal Fire Station sa pamumuno ng Officer in Charge na si Senior Fire Officer 3 Rolando Datoy at sa supervision ni Superintendent Gregorio El Bambo, ang Provincial Fire Director. Isinagawa ang Firefighting Olympics sa terminal na isang oil company sa Jimenez at nilahukan ito ng mga tauhan ng nasabing instalasyon. Nagpamalas ng galing at nagpaligsahan ang mga kalahok sa mabilis at maayos na pag-apula ng apoy batay sa itinuro sa kanila ng mga kagawad ng pamatay sunog. Hinikayat din ang mga kalahok na suportahan ang programang kaisa ng BFP na naglalayong pataasin pa ang kamalayan at pagpapahalaga ng mga tao sa pag-iwas sa sunog. Mula rito sa Misamis Occidental, says Nicole Bazar para sa Agila Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Samantala sa Davao de Oro naman, kasabay ng kulminasyon ng paggunita sa Fire Prevention Month tuwing buwan ng Marso, nagsagawa ang probinsya ng kauna-unahang BFP Provincial Sport Fest. Si Maylene Soralta para sa detalye. Ibinaos ang kauna-unahang Bureau of Fire Protection Provincial Sports Fest sa lalawigan ng Davao de Oro. Kasabay ito ng kulminasyon ng nasabing ahensya sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month ngayong buwan ng Marso. Main event sa nasabing aktibidad ang basketball na nilaro ng mga kupunan ng BFP.
labis na ikinatiya nito ng mga personahe, lalo na at kamakailan lang ibinaba sa level 1 ang probinsya kung saan ay pinayagan na ang mga contact sports. Umaasa ang mga manlalaro na makakadagdag ito ng interpersonal abilities nila para sa mga aktibong responde sa mga sakuna. Mylene Suralta, Maratag, Matapag, Matapat. At yan ang mga balitang nakalap ng ating Mindanao EBC correspondents. Subaybayan kami sa Radyo Aguila YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes at Aguila Pilipinas Weekend tuwing Sabado para sa mahalagang kaganapan dito sa Mindanao. Matapat na nagbabalita sa inyo, matapang sa paghahanap ng katotohanan, matatag na dadagitin ang bawat impormasyon. Ako si Erica Canubas, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, and we live in interesting times.